And of course, don't forget to subscribe to our channel and press the bell button para maging updated po kayo sa mga bagong video naming i-upload. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw. Nandito ako ngayon sa Dahat para manguha ng nipa. Nipa yung ginagawang ano yun, pambubong sa ano, sa bahay, nipa hat. Yung kasi mas magandang gamitin kaysa shero kasi nga dahil ano, hindi masyadong mainit. So diyan sa likod ko, nandiyan yung mga nipa na tinanim ni tatay na pwedeng gamitin na ngayon para gawing ano, nipa. So last time, nandito kami, kumuha kami ng mga ano, buho na gagamitin doon para sa paggawa ng nipa. So yung nipa na yun, yun ang gagamitin sa, doon sa shop ko. Kasi nga yung shop ni yung ano na, bulok-bulok na yung butas-butas, yung bubong. So instant na bibili ako. Sabi ni tatay sa kanina na, ano na lang sila gagawa dahil may mga nipa din dyan. So sayang din. Kaysa bibili, sila na lang gagawa. So, mas makatipid. Baka libre. Ito yun, no? Mga buho. Last time na ano, namuto dyan sa taas din. So, dito sa Dahat. Yan. Medyo malalaki na yung buho. Yan. So, ito may sukat din to. Alos isang lipa. So, ang gagawin yan, bibiyakin. Tapos dito, tutupin yung lipa at tutubig-tubigin. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano gagawin. Medyo mainit pa, alas 12. Magla-lunch kami dito. Tapos mamaya kukuha kami doon ng nipa. So magpuputol. Tingnan natin kung paano siya kukunin. Tapos ito yung mga nipa na ano, gawa na nila. Tatay, nanay. After kasi gawin yan, ibibilad mo pa. So medyo maproseso din. Bilad, tapos ng bilad, ibababad na naman siya sa dagat. Para hindi kainin ng bukbok. Ano? Para mas matibay siya. Tapos after ng babad sa dagat, ibibilad mo na naman siya uli bago mo siya iatip sa ano, sa bubong. Yan, dito lang sa likod nandiyan yung mga ano, nipa. Yan. So marami pang kukunin na pwedeng gawing ang tawag sa amin sa kuyunan, papawd, mag ano, pawd. Gagawing pawd. So doon banda, yan marami pa, malalaki. So sana makabuo kami ng mga almost 300 na kailangan ko sa bahay. Yan. Ang nipa kasi, mas gusto kong gamitin doon. Kasi luma naman yung bahay, mga light material, yung shop. Kasi ano lang yun, yung dating tindahan ng kapatid ko. So yun ang ginagamit ko ngayon. So ito, mas the best siyang bubong kasi ano, hindi siya mainit. Maprisko sa ano, sa Siladambalay. So yung sinasabi ni tatay daw, kapag pinutol, kailangan may bilog, yung katabi ng bilog, hindi pwede. Ito kagaya nito. Ito, tingnan mo. Yan. Ito medyo bilog. Bilog pa siya, ibig sabihin hindi pa siya nag-open. So yan, mga bilog oh. Sabi ni tatay, yung katabi niya ng bilog, kailangan huwag puputulin. Yan. So yan, kaya yan pala yung mga pinutol na nila, yung katabi lang. Kung ano, isa, dalawa, tatlo, apat. So magtitira ka ng ano, isang open na siya at yung bilog. So yung dalawa pwede mong ikat. Namumulaklak siya. Yan. Tapos bumubunga to, yung magiging bunga niya, yun ang tubo-tubo, yan ang pwedeng itanim. Ito pero kailang parang ano na to, dry. Namatay na siya oh. Yung bunga niya. Bakit kaya? Yun ang tinatanim uli. Or kusa siyang ano, umuusbong uli ng panibago. So yan, nandito. Papakita ko sa inyo yung ano, yung ginagawa nila. Ito. Ito na yun oh. Yung mga buho na kailangan magbibiyak-biyak yun oh. Tapos medyo pakikinising konti. Ayan. Ito na yun, yung mga nipa. Ayan. Na pinagtaktak. So yun. Kumaya, tuturo ko. O, ipapakita ko paano siya, paano siya ginagawa. Bukod dyan, mayroon din, kailangan bago siya, bago ka makagawa ng, ano, ng nipa, mayroon din siyang tinatawag na, sa amin, bakan to. Yung tawag sa kuyon. Sa salitang kalawan, bakan. Galing din sa buho. Kumbaga yung,
Pero ito yung buho, ginagawang bakan, yung buho na tumutubo pa lang, nabilog pa siya, wala pa siya mga dahon. So yun ang ginagawang ganito, pantubi, para medyo malambot. So ang ginagawa ganito, papanipisin, tapos siya nilalagay sa isang ano rin ng buho na ganito, nilalagay siya ng tubig sa loob para medyo siya ano, malambot. So yung dulo niyan, tutulisan, ganyan ito. Tutulisan siya para yun ang pansuksok mamaya din sa paggawa ng nipa. So, matrabaho rin yung gumagawa ng nipa. Kaya, ibig sabihin, ngayon, pag bibili ka ng nipa, dito sa Busuanga, medyo mahal na rin. Kasi nga, ma-proseso rin to. Pupunta yung mga, ano, yung mga gumagawa ng nipa. Pupunta dyan sa kanipahan, maghahapot sila ng nipa. Ang mga ilang ano yan, minsan malayo yung pinagkukunan nila ng nipa, tapos kukuha pa sila ng mga buho, tapos gagawa pa sila ng dito ng mga pantusok, yung mga buho kikinisin pa, bibiyak-biyakin yun, tapos tutuhog-tuhogin, tapos ibibilad, tapos pagkabilad ibababad sa tubig, tapos pagkababad sa tubig ulit, ibibilad mo na naman siya para matuyo bago mo siya gagamitin ngayon sa buwang. Ang pagkaalam ko, yung nipa ngayon sa Busuanga, pag bibili ka, ang 100 pieces nagkakaalaga na ng 650 to 700 ata. Instead na bibili ako, dyan, libre naman ang nipa. Gagawin na lang. Kumbaga, tutulungan ko na lang si nanay. Kaya last time, nanguha nga kami ng buho para hindi na mahirapan si tatay at nanay. Kasama ko yung mga bata na namuto dyan sa taas. So, sila yung gumagawa nito. Dahil sila yung talaga mga expert sa gumawa ng nipa. Saka mapipili mo yung mga matitigas na nipa. Kuminsan kasi yung mabibili mong nipa sa market is ano, medyo minsan malambot pa yung mga ano, yung mga dahon pa ng nipa. So madali rin masira. Pero minsan ang ginagawa nila para medyo matibay yung nipa at patagal, meron silang nilalagay na gamot para nga hindi rin daw kainin yung mga insekto yata o mga buhok. Nandito na kami ngayon sa anong oras na? 2:30. So manguha na kami ng nipa. Kasama ko si Paluklok saka si Sherwin. So may dala-dala silang itak. Pag isa, puputulin nila. Ang mapuputol, tatanggalin yung dahon, ilalagay namin sa sako. So let's go. Ngayon, ganito pala ang instruction ni tatay. Ganito. Sabi ni tatay, yung puputulin, di ba mayroong bilog? May bilog siyang na nakatayo. Tapos, kunwari may nakapalibot siyang apat o kaya tatlong bukas na matatanda. Yung isang bilog saka yung isang bukas, iiwanan yun, magkatabi. Di ba? O yan ang sabi na tayo, ipapakita ko sa kanila ang paano. So, ganyan ito, di ba? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito yung bilog na sinasabi. So, yung bilog na to, yung katabi niya na to, huwag puputulin. Ang puputulin mo yun, ito pwede to. Saka ito. Yung may bilog sa kayong isang kasama nyo. Tapos pipiliin nyo na yun yung medyo matatanda. Ito siguro pwede na yun. Yan. Tapos ano, titistisin. Ito? Yan, pwede na yan. Puputulin na lang muna, tapos ipunin, saka siya tatanggalin yung mga dahon. Yan, pwede na yan. Ani. Yan. Oops, yan. Oh, yan. Pwede na yan. Yan. Oops. Madama yung isa, ha? Pabaliktad o tama yan? Bundan. Kasi nagkalat na. Ayos lang yan. Dalang puti namin. Pero yun yung tama pa natin. Ang alito ko.
kailangan mo sila ako mag-resign. Yan. Kailangan itutumpok mo muna siya. Tapos saka mo tis ano. Para mabilis siyang kunin. Tanggalin yung mga dahon. Tapos ganyan para nakaipon lang yung dahon, hindi kalat-kalat. Pero marami pang makukuha. Marami pa. Sakto yan kasi yan mga 300 pieces na ano. Lipa. Kailangan to doon sa shop. So yan, kinukuha hindi para pambenta kundi para pang sarili lang ito, mga lipa na to. Ayan. Mukhang puno na. Kasya pa ba? Ginagawa mo bangka-bangka yan. Anong ginagawa mo pala? Tara. Ang ginagawa niya. Awin, ano yan? Anong ginagawa mo? Bangka? Kala ko gagawa ka ng taps yung ano? Turumpo. Yan, ganyan. Isang ano lang. Isang uwi lang siya. At least pag dinampot mo. Magbilis lang. Pag walang sako, yung ginagawa nila, tinatalian yan. Puno isang sako. Puno isang sako. Yan po ang tagakuha namin ng atip. Lipong lang ah. Tapos na kami manguha ng nipa. Ito, nakabuo kami ng dalawang sako. So, ito, marami na itong magagawa. Oh, bigat din. So, isa rin ito. So, kailangan na, meron na itong buho. Dito siya, ano, ilalagay. Tapos, kailangan nang tinatawag. So, challenge, paano ito gagawin? Sige. Yan, kailangan nakaupo. Talis dyan. So, ito pag dinikitin, isa, dalawa, tatlo. Depende yun kung ilan yung ano mo. Kaya mo. Kayang hawakan. Yan. Tapos, may distance yan dyan. Kung gaano ka. Aba. Yan. Tapos, tutupiin mo. Yan. Ayan. Una sa ilalim. Tutusukin yan pag ganun. Tapos, ikukros mo siya doon sa pangalawa. Ayan. Tapos, tusik uli dito. Lulusot yun doon sa kabila eh. Tapos, lusot mo uli pabalik. Ayan. Para mag-lock. Ayan. Yung dulo nito, iipitin dito. Itutupin mo. Tapos, ipitan. Tapos, hilain mo lang. O, diba? Continuous na yon. Tapos, next, ito. Sa dalawa, tatlo. Depende yun kung gaano ka laki yung kamay mo na pwede mong hawakan. Tapos, idudugtong mo na lang na din yan. Parang ano yan eh. Naka-pattern siya ng, ano, naka-overlap bawat isa. Tapos, tupiin mo gano'n. Tapos, gano'n ulit. Parehas-parehas lang. Diretso suksok. Tapos, taas, pabalik. Tapos, ganun ulit. Tapos, hila. Ayan. Ayan. Hanggang matapos mo. Sa dulo. Kung mabilis ka, expert ka na, mas marami kang magagawa. So, kung nagbebenta ka ng nipa, kailangan mabilis ka para marami kang magawa sa isang araw. Ayan. Sila mo yung si Chad. Paano gumawa? Ayan. O, sa kanya, mahaba na. Ay, siya naman pala. Kaliwete. Ako kanan. Pero it doesn't matter kasi baliktara naman yan. Kaya pala nagulat ako siya, nakaharap dito, nakaharap. Kaliwete pala siya. So kaliwete man o kanan, walang problema. Kasi babaliktarin mo lang yan, parehas lang. Eto, kagayaan ito, wala na, diba? Biti na siya. Nakatago na yan. Ngayon, dudugtungan natin. Suksok mo siya doon sa pinakadulo. I-overlap mo siya doon, pabalik. Tapos, ganun. Yan lang, kulang ng isa. Yan. Nakalak na siya doon. Nakali. Malapit na akong nakapos. So,
sarado na to. Ganda. Pagawa na tayo ng isa. Dalawa na. Ano yung kay Chad. So ito, ready na for bilad. So itong nagawa nating dalawa, bilad na natin. Ayan. Kagaya ito mga yan, nakabilad. Tuyo na. So ito, idugtong natin siya. Pagbilad, ganyan. Nakatihaya o nakataob. Tapos, patong-patong yan, ganyan. Ayan, magkakasunod. Pag medyo tuyo-tuyo na, babalik pa rin. Magaya nun, nakabaliktad na. Yun, nakatihaya. Ayan. So, after na ilang araw, ibabad sa dagat uli. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli. At syempre, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel, just click subscribe. Then, mayroon pong bell button doon. Pindutin nyo po yun para po ma-update kayo at mapanood nyo ang mga bagong video namin i-upload.